Guys, what's up? It's Noy Tips Vlog again here. So okay guys, meron naman tayong guest dito sa ating channel. At siya po ay galing sa Singapore. Nag-apply papunta sa Canada bilang isang single immigrant. So bago lang sa channel, please don't forget to like and subscribe. And don't forget to click the notification bell so that you'll be notified. So meron akong bagong upload dito sa aking channel. Let's get started. So there you go guys, so again tawagin natin yung ating guest ngayon. At siya po ay si Ronalyn. Hello Ronalyn, kumusta po? Kumusta? Hello, kumusta? Kumusta? Ayan guys, again ito si Ronalyn. At siya po ay galing sa Singapore. So, kumusta naman yung processing mo papunta dito sa Canada? Ayun, nag-agency kami. Then, ang apply namin is provincial nominee. Provincial nominee? Yes. So ano ba yung provincial nominee na yun? Is it papunta dito sa Calgary itself? Or? Oo, high-skilled worker yung tinatanggap nila. I see. Okay, mm-hmm. So but before that, ano, dahil siya po ay galing sa Singapore. So yung processing mo sa Singapore, ano ba mayroong kang kakilala dito sa Calgary na kaya ka nakapag-apply ng nominee program or ano? Hindi, by myself lang. Nag-apply ako through agency. Okay. Then, lucky, yung through agency na, yung agency mm-hmm. na yon mm-hmm. nahanapan ako ng work dito. Then, yung employer ko, yung nag-apply ng sponsorship. I see. Okay, nasurti mo, no? Mm. Wow, talaga yes. naman. So, but before that, ano ba trabaho mo sa Singapore? Restaurant manager ako sa isang Japanese restaurant. Okay. And then, mm-hmm. yung nag-sponsor sa'yo, of course, sa restaurant din yan. Yes. Sa restaurant din. Dito sa Calgary. Mm. So, during that processing, mga ilang buwan kayang processing nun? Umabot kami ng almost 2 years. Wow. Yes. 2 years lang, ha? Mm-mm. Wow. Lahat-lahat na yon. Wow. So, but again, dahil umabot ka ng 2 years, so mga magkano kayang gastos dun? Umabot kami ng almost 500,000 kasama wow! yung mga ticket. Yung lahat na? Lahat yes. na processing yan? Yes. Okay, so ano ba yun pagbayad mo ng 500,000 pesos na yan? Is it staggered payment lang? Yes, staggered payment. So magkano kayo mga ibabayad dyan? Ganun siya, parang kung first successful processing, okay. then babayaran mo yung unang payment, okay. initial payment. Then the next processing, pag naging successful, another second payment. So mga ilang payment yan? Siguro umabot kami ng almost 4 na payment. Okay. Mm-hmm. So, first is 300 kasi nga... 300,000? No, $300. Ah, okay. So parang acceptance lang yes. sa agency. Uh-huh. Ano? Ganon wow, siya. Wow, that's good, no? Mm-mm. Then yung nakakuha kami ng employer na mag-sponsor sa amin, nag-add din kami ng bayad doon. Nagdagdag na naman ng uh-huh. bayad. Until such time nga na nakuha nyo yung almost 500,000. Mm-mm. Yung 500,000, yun yung lahat-lahat lahat ng ginas lang. Oo, namin. Lahat na sa gastos talaga. Yes, papers and everything. Okay. Mm-mm. So, nung pagdating mo sa Canada, dahil nga alam mo na may problema nga tayong uh-oh. Pandemic ngayon. So, ano ba? Okay. Nakatrabaho ka ba dito? Actually, hindi dito yung city na ina-approve sa amin. Oh, so saan ka? Sa na-approve kami sa New Brunswick. Yun yung talaga original na city na pupunta okay. namin. Then, dahil kasi malapit na ma-expire yung temporary visa namin, nakatatak sa passport, okay. na kailangan namin na makapunta dito okay. at para ma-activate yung PR namin, okay. pumunta kami ng Calgary. Kasi okay. yung sa New Brunswick, lockdown sila. So, ito lang kasi hindi lockdown. I see. So, mm-hmm. ngayon, kung hindi ka lockdown, pero ano ba, permanent resident ka naman yes. dito, di ba? Mm-hmm. Okay, so hindi mo na kailangan na para bang maghanap ka ng employer para lang makakuha ka ng papel nga sa PR, di ba? Dahil PR ka nga, di ba? Mm-hmm. Hindi ka naman contract worker na pumasok. Hindi. Yun pero talaga naman. Pero ngayon, naghihintay lang kami ng wait ng employer para uh-huh. pumunta doon sa city na talagang doon kami. So ano ba, babalik ka rin babalik sa New Brunswick? Babalik kami, oo. Kasi sila yung nag-process ng paper namin, kundi dahil sa kanila, wala kami dito. Oh yes, totoo naman yan. Kasi nga, kumbaga, sila yung nag-sponsor eh. Kaya nga yun ang nakakaano din sa nominee program dahil nga nakakahanap kayo ng employer, yes. di ba? Kaya kayo napunta dito. Yes. So, but anyway, ang tanong ko lang sa'yo ay meron ka bang mga mensahe para sa ating mga kabuhayan na gustong nagbalak pumunta sa Canada? Ayun, try your best, tapos huwag maghinaan ng loob. Mm-hmm. Think positive na makakarating kayo sa gusto yung puntahan. Yan, talaga. Yes. No? So, but again, Ronalyn, maraming salamat sa time mo, ha? Sure. Okay, magkita tayo later, ha? No? Sige. Okay, thank you. Thank you. Sige. So again guys, ayun po ang ating guest. And I hope na talagang makakuha tayo ng mga inspirational lang naman sa kanya na kung paano siya nakapunta nga dito sa Canada. So I hope nga kayo naman ay
makapunta rin kayo dito. Sabi nga niya, nating positive lang at kayo din ay makakapunta sa Canada. So I hope naman tong aming kwentuhan ni Ronaline ay makapagbigay sa inyo ng inspirasyon. At again guys, maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay ulit dito sa aking channel. At kung gusto po ninyong panoorin yung aking mga previous videos at gusto ninyong i-share sa inyong mga kamag-anak, kaibigan na gusto pumunta sa Canada, feel free po kayong i-share to aking mga videos. So yun guys, isa-shoutout ko lang yung mga nag-join ng button dito sa aking channel. Guys, kung gusto ninyong i-shoutout dito sa aking channel, i-click nyo lang yung button at kayo po'y next isi-shoutout ko dito sa ating channel. So there you go guys. So again, maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay. Ako po ulit si Roy Tebs. God bless and have a wonderful day.